Nagsalita na naman ang ating PBBM. Noong linggong ito ay nagsalita po si Secretary Boying Remulla. Makikipagtulungan na raw ang Pilipinas sa ICC, ang sabi ni Secretary Remulla, kasi nga po nagkaroon ng resolusyon ang Kamara de Representante. Parehong-pareho pong nangyari sa SMNI na bagamat walang visa yung resolusyon ng Kamara kasi wala namang resolusyon din ng Senado, dahil pinasara nila ang SMNI, sumunod ang NTC. So di ba tama ako? Ganyan ang formula nila. Kinonterband na naman ng ating presidente ang pagnanais ni Mr. Speaker at ng kanyang mga kasama sa mababang kapulungan. No, for the 100th time, hindi tayo makikipagtulungan sa ICC. I will not lift a finger para makipagtulungan sa ICC. Napakagandang balita po yan. Kaya lang, ang tanong ng marami, totoo kaya ito? Kasi nga po, napakadami ng sinabi ni PBBM na mukhang hindi naman sinusunod ng Kamara at ng Executive Branch of Government. Una-una, sabi niya, hindi natin kinakailangan ng charter change, pero isinulong pa rin ni Speaker, the Presidential Kasin. Pangalawa, itigil ang pirma. Hindi niya katanggap-tanggap dahil nga nanunuhol pa at saka hindi siya papayag na mabuwag ang Senado. Sinuway ni Mr. Speaker, bagamat sa harap ni Presidente nagkaroon na ng kasunduan na mangunguna na rito ang Senado. Meron na naman akong itim na uwak na nagsabi, nako, sa katotohanan daw, isang ayon talaga ang Presidente dyan sa pirma na yan. Hindi ko po alam ang katotohanan, pero tsaka po natin pag-usapan yan dahil meron po talaga akong nakuhang impormasyon tungkol dyan. Sino na naman ang masusunod? Mr. Speaker o Mr. Well, obvious po ang mga pangyayari ngayon. Mukhang hindi po talaga tayo sigurado kung sino ang masusunod. Hindi na po tayo sigurado kung sino may control sa ating bansa. Sa katunayan po, sa ating sistema ng gobyerno, ang presidente ang pinakamakapangyarihan sa Executive Branch of Government. Bagamat sa legislatibo na co-equal branch of government niya, talagang namumuno niyan ay si Speaker at saka si Senate President. Sa lahat ng mga ahensya at sangay ng gobyerno, ang presidente ang pinakamakapangyarihan dahil kung merong isang kapangyarihan na hindi ibinigay ng saligang batas sa kahit kaninong sangay ng gobyerno, ito po ay kapangyarihan ng presidente. Yung tinatawag na residual powers of the president. Bagamat ang presidente nga ang pinakamakapangyarihan dahil meron siyang residual powers, bagamat ang teorya ay co-equal branches of government, pagdating sa pagpapatupad ng batas, pagdating doon sa pagtutulungan para nga magkaroon ng jurisdiction ang isang dayuhang hukuman, ehekutibo talaga ang gagalaw dyan. Pero bakit nga ang ibang mga ehekutibo, bagamat walang bisa ang resolusyon ng Kamara, eh mukhang sumusunod sa Kamara. So kung kayo po ang dating Presidente Digong at si BP Sara na po pwedeng ma-issuehan ng warrant of arrest at kinakailangan ng pagtutulungan ng gobyerno sa pag-aaresto sa kanila, ano pong mararamdaman nyo sa sinabi ni Presidente sa kabila ng katotohanan na hindi naman nasusunod of late ang mga pagnagsasabi ng Presidente? Kapag patuloy ang ginagawa ni Speaker na pagsuway sa Presidente, mas naniniwala ang taong bayan na hindi kontrolado ng presidente ang gobyerno. Hindi ko alam kung bakit. Siguro nga may sikreto na alam ni Speaker, kaya ganun na lang kung paano niya lapastanganin ng presidente. O siguro nga may mga pananahon na talagang hindi in control ang presidente. Pero ang delikado po dyan, nung minsan sa tingin ng militar ay nawalan ng control ang presidente sa pangyayari sa ating bayan, sila na pong nagdesisyon na sila na ang mamumuno. Kailan po ito? Noong 1986, bumitiw po sila sa chain of command at pinaligiran sila ng taong bayan. Ngayon po, ginugunita natin yon as people power. People power po ang tawag natin, pero sa katotohanan, kudita po yon. Militar ang nagsabi, ayaw na namin dahil hindi na kontrolado ni Marcos Sr. ang gobyerno. Diyan po ako natatakot. Abay, baka dumating sa punto dahil nga kontra na kontra Speaker, naisipin ng militar na hindi na kontrolado ng presidente ang gobyerno. Ako po, yes, tagapag-suporta po ako ni BP Sara. Pero ayaw ko po yan. Dahil kapag ang militar ang nagdesisyon na sila na ang magiging leader ng bayan, mawawala na rin po ang mandato ni BP Sara. Noong 1986 po, ang sabi ng Korte Suprema, nagkaroon tayo ng revolutionary government dahil nga nag-alsa. So nabaliwala ang saligang batas, nabaliwala ang termino ng lahat na halal na opisyales. Naalala nyo, di ba? Marcos Tolentino noon, pero nawalan sila ng mandato.
ganyan din po ang mangyayari. Kaya ayaw kong mangyari yan dahil ayaw kong mawalan din ng mandato si BP Sara na halal ng 32 million Pilipinos. Huwag naman po. Ang mandato po ni Speaker, maging representante ng kanyang distrito, hindi po maging presidente ng 110 million na Pilipino. Aking pakiusap, PBBM, put your foot down, put the speaker in his proper place, assert control. Dahil ngayon po, hindi po problema si Vice President Sara. Ang problema po, yung kawalan ng tiwala ng militar na merong pang-control ang presidente sa ating gobyerno.